Dismayado ang mga aplikante na nag-antay sa pagbubukas ng filing ng Civil Service Commission matapos inanunsyong ipagbaliban ang pagtatala ng mga examinees. Ito'y sa kabila ng kanilang pagsisikap na maagang pumila dahil sa inaasahang dagsa ng aplikante. Ang iba, gabi pa lang ng Miyerkules pumunta na sa BGC Complex, masiguro lang na mapasama sa mga makakakuha ng slot sa examination. Ang ilan sa ito, nanggagaling pa sa malayong bayan, katulad na lamang ni Rehanan Abbas ng Datupiang Maguindanao, na nagtiyagang pumila at magantay na mabigyan ng pagkakataong makapagpatala para sa gaganaping eksaminasyon ngayong 7 ng Agosto. Sobrang disappointed po kami kasi ang layo pa talaga ng sinangkalingan namin, and we do so much an effort for this. All the way from Datupiang, tapos iba naman yung magpunta pa dito later. Nakakasama lang daw ng loob dahil maaga pa lang umano ay nakapila na ang mga ito upang magantay at matawag, ngunit sa kasamaang palad ay biglang inanunsyo ng Civil Service Commission ng BARM na postpone ang ginaganap na pagtatala dahil na rin umano sa hindi aniya nasunod ang health protocol. Hinaya nga bad trip, pero malay mo may time na baka mag-open sila. So kasi siguro ginahintay lang nila ang tao na magkulang, kasi nga kanina at saka nire-respeto rin natin kay kung ng pandemic. Sa kabila ng postponement, ay may mga nagbakasakali pa rin na magantay at umasa makapagpatala pero nabigo at nasayang lang din ang kanilang pagsisikap. Kasi sabi lang kasi ma'am postpone. So hindi pa po sinabi na cancel. So baka magbago pang decision nila. Kasi sayang din yung opportunity, naghintay rin ng karamihan. So kasi one day lang din naman ito, hintayin na lang din namin. Sa ngayon, ang mga unang nakapagpatala lamang ang tinatanggap ng pamunuan ng CSC BARM at mag-aanunsyo na lamang daw muli kung kailan sila tatanggap ng aplikasyon. Kasama si Arwin Parcon, ito si Ferdinand Cabrera para sa Kutang Batid News.